Ang self-appointed son of God na si Apollo Kibuloy, nagtatago na po. Yun po ang kanyang pinanindigan, ang pagtatago po sa batas. E may pahamon-hamon pa po ito na dalhin sa proper forum ang mga issue na ibinabato sa kanya. E nang dinala na po sa korte, ito naman po siya hindi na makita. Buti pa yung mga alipores niya, nagpakita, sumuko o nahuli. At ngayon, pansamantala pong nakapagpiansa. Panoorin po natin ang partikular ng balita na yan, mga tol. Naisilbi na kahapon ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Davao City Police at Police Regional Office 11 ang warrant of arrest ni Kibuloy at limang kasamahan nito dahil sa kasong child abuse. Oh, yan ha. Lima po sila. Kaya po ang nakalagay doon sa warrant of arrest, yung pagkakakilanlan ng tatlo o ng limang katao kay Apollo Kibuloy at saka yung apat na iba pa. Pero kung minsan makikita nyo po sa order of arrest or sa warrant of arrest, nakalagay lamang doon kung sino po yung pangunahing tao. Halimbawa, Apollo Kibuloy et al. O People of the Philippines versus Apollo Kibuloy et al. But in that case, in-specify po ng korte, total lima lang naman sila yung mga pangalan. At bakit po ba People of the Philippines at hindi po yung pangalan po ng biktima? Kasi alam nyo po, lahat po halos ng krimen ay public crimes. At ito po ang naa-aggrieve po talaga rito, ang Estado. Biktima po, aggrieved party, pero syempre, ang pinaka-nasasaktan sa pagkakamali o paggawa ng krimen ay ang Estado. Kaya bilang pagtutuwid sa mga pagkakamali na yan o paglabag sa batas, Estado po ang magpo-prosecute doon po sa lumabag sa batas. And that's why ito po ay pinapangalan ng People of the Philippines versus Juan de la Cruz, for example. In this case, Apollo Kibuloy. Ngunit may mga krimen na kinaklassified as private crimes. Ganun pa man, basta krimen po yan, kahit private crimes po yan, People of the Philippines pa rin po ang titulo ng kaso. Kasi yung mga private crimes na yan, katulad po ng crimes against chastity, like acts of lasciviousness, tapos yung mga krimen katulad po ng adultery, concubinage, private crimes po yan. Hindi po yan pwedeng i-initiate ng Estado maliban sa inisyatibo ng complainant o ng biktima. Pero once na i-initiate na po yan ng biktima at naisampa na po yung reklamo sa prosecution, mawawalan na po ng authority yung biktima na bawiin pa o hindi na isampa yung kaso. Magpapatuloy na po yan hanggang sa trial at hanggang sa conviction ng akusado if ever na mapound po siyang guilty beyond reasonable doubt. Now, going back dito po sa pinag-uusapan po nating balita, Special Protection for Children or simply stated, child abuse ang kinakaharap po na kaso ng mga sumusunod na individual, sina Apollo Kibuloy at iba pa. At in particular, yan po ay sexual abuse. Pero ang good thing para sa kanila, this is bailable. Pag sinabi pong bailable, lahat halos naman ng krimen bailable, ano? Pero meron kasing exceptions to the general rule na pwede pong mag-bail ang isang akusado. Kapag ka ang penalty po ay reclusion perpetua or life imprisonment. By the way, ang reclusion perpetua, pagkakakulong po ito ng 20 taon at isang araw hanggang 40 taon. Ang life imprisonment is literal na habang buhay na pagkakakulong. Kaya pagka ganyan ang kaparusahan, at present po ang isang kondisyon, malakas ang ebidensya, hindi po pwedeng payagang magpiansa. In short, mga tol, constitutional right po ng sinuman ang magpiansa. Kaya kung sa paniniwala po nitong sila Apollo Kibuloy, sina Gerald Bantag, si Arnulfo Tevez, ang pumanaw na ngayon na si Ricardo Zulueta, ialis na natin siya pero siningit ko lamang para updated tayo sa kaso ng Percy Lapid, ay pwede po silang sumuko at sa paniniwala nila mahina naman ang ebidensya,
edi makakapagpiyansa po sila. Marami na pong cases na mabigat po ang penalty, reclusion perpetua or life imprisonment, pero nakapagpiyansa po yung akusado. Ang pinakamagandang halimbawa dyan, ang ating Presidential Chief Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile. O, di ba? Wala pong bias-bias dito, particular sa galit ka ba o hindi, kung kanino man. Ang biases ko dito ay para lamang itong programa natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, balik tayo doon po sa sinasabi nating ebidensya. Kung mahina ang ebidensya, makakapagpiyansa kahit non-bailable offense category yung isinampang kaso dito kay Gerald Bantag saka kay Arnulfo Teves. Yung kay Apollo Quiboloy kasi, mga tol, hindi pa lumalabas yung kanyang kaso para warrant of arrest para po sa kasong isinampa for qualified human trafficking. And that is the problem now of Apollo Quiboloy. And maybe that explains kung bakit hindi po siya nagpapakita ngayon sa publiko. Kasi baka nga naman kapag kasumuko siya kahit bailable, yung sinukuan niyang kaso, biglang lumabas ngayon yung warrant of arrest para po sa qualified human trafficking, which the penalty is life imprisonment, i-hold na po siya ng NBI or ng PNP. At hindi na po siya makakapagpiyansa agad, lalong-lalo na kung malakas po ang ebidensya. O, mas ipapaliwanag ko pa po sa inyo ng mas mahaba yan, pero patuloy muna nating panoorin ito pong balita. Kabilang sa mga akusado ay sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada, Pauline Canada at Sylvia Simanyes. Kahapon ay nahuli si Barangay Captain Crescente Canada sa kanyang bahay sa Barangay Tamayong. Samantala, sina Pauline Canada at Sylvia Simanyes ay kusang sumuko sa NBI of... Narinig niyo po nahuli at saka kusang sumuko. Napakahalaga po ng dalawang termino na yan para po sa atin. Dapat maunawaan po natin yan kahit hindi po tayo mga abogado. Bilang Pilipino, dapat alam po natin ang ating mga karapatan. Hindi naman kinakailangan maging abogado tayo para hindi po natin malaman ang ating mga karapatan. Kapag ang pinag-uusapan po kasi ay jurisdiction ng korte, ito po ay either doon po sa krimen na nagawa o nalabag na batas at saka sa pagkatao ng akusado. Jurisdiction po ang tawag doon. Jurisdiction over the offense at saka jurisdiction over the person. Aral-aral tayo rito kasi ang hirap sa mga didisit, sila ay mga nagmamarunong palagi at kumakampi sa mga tao na kalaban ng gobyerno. Pero hindi naman talaga nila alam kung ano yung kanilang ipinaglalaban. Dapat tayo alam po natin. Tama at dapat doon tayo. Unahin natin yung jurisdiction over the offense. Ang purpose lamang po kung bakit inaalam ang jurisdiction over the offense ay kung anong korte ang hahawak dito. Tandaan po natin, maraming uri po ng korte under the judiciary branch of the government. Meron pong tinatawag na first level, second level, third level, at saka fourth level court. Yung first level court, binubuo po ito ng mga tinatawag na municipal trial court, municipal circuit trial court, at saka metropolitan trial court. Ano-ano po ang pinagkakaiba ng tatlo na yan? Unahin po natin yung municipal trial court. Ang municipal trial court po ay matatagpuan sa isang lungsod o bayan. At ang mga hinahawakan pong kaso nito ay may kaparusahan ng hindi po bababa sa 6 na taon na pagkakakulong. Pagkakakulong na lamang po ang pag-usapan natin dito. Total, di naman kayo criminology student. Kasi meron din pong jurisdiction doon po sa fine. Kung magkano ang dapat na fine, itong korte ang hahawak nito. Pero wag na po natin pag-usapan yon. Total, ang relevant naman dito sa pinag-uusapan natin balita yung pagkakakulong ng mga akusado na ito, if ever na sila po ay maparusahan, mapatunayan na nagkasala ng walang halong pag-aalinlangan. Lahat po ng mga binanggit natin na tatlo na yan, ang hawak po nila ay hindi po lalagpas ng 6 na taon na pagkakakulong.
ang Municipal Circuit Trial Court, kaya po ito tinatawag na ganito kasi ito po ay situated sa isang lugar kung saan dalawa o higit pang bayan ang kanyang nasasakupan. Halimbawa, kung kayo po ay nakatira dito sa Rizal Province, kayo po ay nasa Teresa at Binangonan o Morong, meron pong Municipal Circuit Trial Court doon na maaaring sumasakop doon sa tatlong bayan. Pero kung kayo naman po ay nakatira sa Antipolo City or dito po sa Pasig City, wala pong tinatawag na Municipal Circuit Trial Court kasi meron lamang pong Municipal Trial Court dito na meron pong jurisdiction sa particular na lungsod. Ngayon, dito po sa mga kinakaharap na kaso nitong si Apollo Quiboloy, nasa second level court po ito, ang Regional Trial Court, in particular, yung Family Court. Kaya nga kung papansinin po ninyo yung warrant of arrest, meron nakalagay po doon na specify na Family Court kasi ang involved po dito ay minor de edad. Ngayon, punta na po tayo dito pa po sa particular ng balita. Ay, nakalimutan ko. Jurisdiction over the offense pa lang pala yung sinasabi ko. Ano naman po yung jurisdiction over the person? Ang jurisdiction over the person, yung pinanood po natin sa balita, kaya po merong either sumusuko o kaya naaaresto. Kasi para po magkaroon ng jurisdiction ng korte sa isang nakagawa ng batas, either by voluntary surrender, which is ginawa po ng ilang akusado dito, or through arrest. Ang pag-aresto po, dalawang instances. Merong tinatawag na warrantless arrest at saka by virtue of warrant of arrest. Dito po sa pinanonood natin balita, by virtue of warrant of arrest. Kaya nga po, nung nilabasan po ng korte ng warrant of arrest, ito po ay directed to any peace officer, either the National Bureau of Investigation or the Philippine National Police. In this case, ang nakita po nating umaresto ay ang National Bureau of Investigation. Tandaan din po natin, lahat po ng warrant of arrest ay lifetime po ang validity nito. Hanggat hindi po ito nililip ng korte or hindi pa po nahuhuli yung tao. Yung nadidinig po natin sa balita na 10 araw ay hindi po iyon validity. Yun po ay panahon para po gawin ng law enforcement agency ang kanilang trabaho o yung utos ng korte na sa loob ng 10 araw, hulihin po yung taong nabanggit sa warrant of arrest. Otherwise, kapag ka hindi po nahuli ng law enforcement agency sa loob ng 10 araw, magpapaliwanag po sila sa korte. I-re-return po nila yung warrant of arrest with an explanation that the same was not implemented for this particular reason. Ganun po yung procedure dito, mga tol. Tuloy po tayo sa ating pinanonood na balita. Hapon. So we have arrested at least 3 accused. One is Barangay Captain of Tamayo. And we have two ladies also arrested. Pansamantala namang nakalaya ang 3 akusado matapos magbayad ng tig 80,000 pisong piyansa. Pansamantalang nakalaya kasi as a matter of right, in fact constitutional right po yan, all offenses are bailable. Ha? That is the general rule. Lahat ng paglabag sa batas ay pwedeng piyansahan. Even ang mga tinatawag na capital offense. Pero ngayon, wala naman kasi tayong death penalty kaya basically ang pinag-uusapan na lang natin na mabigat na parusa ay reclusion perpetua at saka ang life imprisonment. Lahat po yan, bailable po yan. Nagiging hindi lamang po bailable ang isang kaso kapag ka ang imposable penalty ay reclusion perpetua or life imprisonment. Still, pwede pa rin pong mag-file ng petition for bail but subject to the discretion na yan po ng korte. At ang magpo-prove kung malakas ba ang ebidensya ay ang prosecution. Kaya bakit matatakot itong mga nagtatago ngayon? Sabi nila, mahina ang ebidensya laban sa kanila. E di sumuko kayo kasi ipo-prove naman ng prosecution na malakas ang ebidensya laban sa inyo. Pag na-prove ng prosecution, hindi kayo makakapagpiyansa. Pero kung magpipil to prove ang prosecution na malakas ang ebidensya nila,
makakapagpiansa kayo katulad ni Bong Navarro nung hindi pa tapos ang kaso niya. Ngayon si Leila De Lima, 'di ba? Ang punishment ni Leila De Lima nung siya po ay mapapatunayang guilty ay life imprisonment, sapagkat kung hindi po ako nagkakamali, parang conspiracy to trade drug yata yung naging kaso niya. Ano, sa Republic Act 9165 section 26 or 27 ng ating Republic Act 9165. Correct na lang ako kung mali yung mga pagkakaalala ko sa figures. Balik tayo dito po sa pinapanood po natin balita. Ang kanilang abogado, ayon kay NBI Region 11 Director Attorney Arcelito Albao, hindi nila nakita si Kibuloy sa kanilang pagsisilbi ng search warrant. Blanco pa rin sila sa kinararoonan nito at diba, ng tatlo pang akusado. Diba mga tol, akala ko ba pag-aari mo ang sanglibutan, Apollo Kibuloy, pag-aari mo ang kaluluwa ng mga individual, eh bakit ngayon nagtatago ka na? Meron bang self-appointed son of God na natatakot? Dapat wala kang takot. Total, nagpapakilala kang ikaw ang kaligtasan ng mga kaluluwa, ng mga tagapagsunod mo. Patunayan mo sa kanila. Patunayan mo na kaya mong gawin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na harapin ang kanyang mga persecutor. Dito nga, hindi persecutor ang pinag-uusapan, prosecutor lang ang pag-aharapin mo eh. Ha? 'Di ba? Ipinako sa krus. Tinuturo mo 'yan sa Biblia, ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa mga ibinibintang na kasalanan sa kanya, lahat 'yon hinarap niya. At alam mo naman kung ano ang naging kwento. Oh. Ngayon, kung talagang ikaw ay self-appointed son of God, gayahin mo ang ating Panginoong Hesukristo. Patunayan mo sa iyong mga kasapi na ikaw talaga ang kaligtasan para sa kanila. Ang dami mong nagugoyo eh. Biruin ninyo, doon sa naging pagdinig ng Senado, nadinig po natin ang testimonya ng mga di umano yung naging biktima nitong si Apollo Kibuloy, na dumating pa yung punto na lahat halos ng kanilang mga ari-arian, ibinenta po nila ang kanilang mga sahod sa kanilang mga trabaho, ibinigay nila, halos wala nang napupunta para sa kanila at nagkabaon-baon pa sila sa pagkakautang dahil naniwala sila sa iyo na ikaw ang pag-asa, ikaw ang magliligtas sa kanilang mga kaluluwa. Tapos ngayon nagtatago ka? Ano na lamang ang iisipin ng mga taga-suporta mo, Apollo Kibuloy? No. During the service of search warrant, negative si Pastor Kibuloy. We don't have any information as to his whereabouts as of this time. Pinuntahan na ana nila ang mga posibleng pagtaguan ni Kibuloy, kabilang na riyan sa King Doob, sa kanyang Prayer Mountain sa Barangay Tamayo at sa Samal Island. Merong kakampi si Apollo Kibuloy. Sabi nitong Andre Ballena, wala siyang tiwala sa justice system ni Marcos. E tao lang si Pangulong Bongbong Marcos. Appointed son of God ka sa pagkilala mo sa sarili mo. Bakit ka matatakot sa tao? Common sense lang ang gamitin mo dyan, Andre Ballena. Kung wala siyang tiwala sa hustisya ng tao, mas mataas ang hustisya ng Diyos, dapat doon siya magtiwala. Haharapin niya dapat ang mga ibinibintang sa kanya. O, tingnan mong maigi yan, ha? Yung pinagtatanggol mo, Andre Ballena. Ha? Kasi baka nalilihis ka na rin ng landas. Dahil sa galit ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, na hindi ko mawari kung ano ba pinaghuhugutan ninyo, eh kakampi na lamang kayo sa mga nagtatago sa batas. Ang mga didisit, kinakampihan nito ang mga nagtatago sa batas. Si Gerald Bantag, si Arnulfo Tevez na ngayon nasa kustodiya ng Timor-Leste at soon babalik dito sa Pilipinas para po harapin ang kanyang kaso. At sa susunod siguro, baka pagka lumabas na ang warrant of arrest ng ICC laban kina Rodrigo Duterte, eh magtatago na din yan. Sige lang, kampihan nyo lang ng kampihan. Pero hanggang ngayon ay ongoing pa rin ang kanilang service of warrant of arrest. Ayon sa NBI, may 10 araw na palugit bago nila ibalik ang warrant of arrest sa korte. Maaari namang magpiyansa si Kibuloy. Yung 10 araw na palugit, katulad po nung sinambit natin kanina, pagpapaliwanag lamang yan.
at i-archive lamang po yung warrant of arrest, pero valid pa rin po yun. Ngayon, marahil kaya hindi po talaga magpapakita itong si Apollo Quiboloy, ina-anticipate na po nito yung kaso na qualified human trafficking. Kasi yung qualified human trafficking is non-bailable po iyon if the evidence of guilt is strong. At baka sa tingin niya, malakas ang ebidensya, kaya hindi siya susuko. Gaya-gaya na lamang kila Gerald Bantag at saka kay Arnulfo Tevez. Birds of same feather flocks together, ika nga. Oh. Ewan ko kung totoo yung sinasabi ni Arturo Las Cañas, ha? Kasi ito naman ay galing kay Arturo Las Cañas. Mapapanood po ninyo ito sa mga balita. Sinabi niya doon, nakasama itong si Apollo Quiboloy with Rodrigo Duterte na magbibigay ng tig 1,000,000 piso para lamang patayin ang isang pare na kumikritisize kay Rodrigo Duterte noon. Hindi po ako nagsabi niyan, si Arturo Las Cañas. Pero kung totoo yun, eh, iba ang utak nitong si Apollo Quiboloy. O ngayon, pagpalagay natin hindi totoo, ipagpalagay natin hindi totoo ang mga akusasyon laban sa iyo, Apollo Quiboloy, ipagpalagay natin maniniwala kami sa iyo, pero dapat sumuko ka. Kasi yun lamang ang tanging paraan para malinis mo ang pangalan mo, hindi ang pagtatago sa batas. Ng 280,000 pesos sa kanyang kaso na child abuse at sexual trafficking. Lilian Moreno, UNTV News and Rescue. Oh, narinig po ninyo ang balita, ha? Si Apollo Quiboloy, bailable ang kaso, yet hindi pa rin po nagpapakita. Sa madaling salita, duwag ka, Apollo Quiboloy. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.